At magandang umaga na sa inyong lahat. At ngayon magbablog tayo patungkol na naman ulit dito sa mga online lending apps na mga susunoding ipapasara. So may mga ipapasara ngayong September, October. Una-una lang yan eh. Diba? May nauuna, may nahuli. Mahalaga, mapasara kayo. Diba? Mapasara kayo kasi sobra-sobra na yung mga ginagawa ninyo sa mga biktima ninyo. Panahon naman na tumigil lang kayo. Alam naman natin mga agents. So pare-parehas din tayong biktima, kayo binibiktima rin ng amo nyo. Eh, sana naman makisama kayo. Nananawagan ako sa mga agents na tila na at makipagtulungan sa mga ahensya. Diba? Makipagtulungan na kayo kasi sobra-sobra na may iba na nagpapakamatay. Okay? So, yung focus natin ngayong umaga na ito kasi alas 12 na rin ng ano to pala, una na ng umaga. Ang focus ng ano na to ay bago ka lang man magpakamatay, eh magawa mo yung mga ituturo ko ngayong ano na to, ngayong umaga na to. So bago yan, eh huwag niyo kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel para ma-update kayo sa mga bagong vlogs na i-upload natin. So ito, naka-receive ka na ba ng demand letter? So ano yung mga natatanggap ang mga text? May mga banta na hindi maganda? So ang unang tips ko dyan ay huwag nyo nang i-reply. Okay? Huwag nyo nang i-reply kasi nakakaubos ng pasensya. Nakakaubos ng ano at nakakaumay. Lalo lang kayo mag-iinit. Ayan yung unang tips ko na huwag nyo nang i-reply yan hanggat maaari. Huwag nyo nang sagutin yung tawag. Okay, automatic, wala lang communication. Automatic break na. Yun. Automatic break na kagad. Wala nang ano, wala nang pero-pero. Hindi dapat kayo nakikipag-usap sa kanila. Alam niyo yung tao na baliwat si Raulo, kapag kinausap niyo, ano din tawag sa inyo? Diba? So wag, hindi niyo na dapat paglalaanan ng oras 'yan kasi damo na pinaglalaanan niyo ng oras 'yan. Ito yung na-realize, ito yung tips ko sa inyo. Umaangat yung account niyo. Diba, lalong ni-reply niyo, nagiging top priority kayo. Diba? Kung hindi yun nire-reply, saan na pupunta yung account mo? Doon na sa ano, hindi ka na eh, hindi ka na ma-reach eh, hindi ka na ma-contact. So bakit pa sila mag-aaksaya eh, yun talaga na hindi ka na talaga magbubayad. Kasi sa akin, natanggap ko, tinanong ako, sabi niya, sir, magbabayad ko pa. Alam niyo si Pling yung sagot, hindi na. Doon na tayo sa okay magkita. Asahan ko yung pagpunta mo dito. Sabi mo, pupunta ka. Para makapag-ready naman ako ng mga pagkain ninyo, your accommodations, honorarium, whatsoever, dadalhin kita dito sa lugar namin, maganda naman dito. Hindi na nag-reply, until now, so yung ibang ano yun, apps na yun, ay na-raid na. So, ganun lang, kasimple, huwag nyo nang i-reply. Pangalawang tips dito, guys, ha? Pangalawang tips dito, ugaliin ninyong palitan lahat ng info ninyo sa Facebook. So lahat ng info sa Facebook ninyo, palitan, password, email ninyo, yung email ninyo lagi nyo i-connect ninyo. So magbago ka din ng email ad sa Gmail at i-connect mo sa YouTube. Sa iyong Facebook account. So kapag nakakonect sa iyong Facebook account na naka-private yun, ay hindi na madaling maha kasi mamomonitor mo eh. Tapos lagyan mo pa ng authentication na double password. Kasi talagang mahihirapan silang ma-hack yung iyong Facebook account. So mahalaga na binabago mo yun kasi noon pa lang sa history natin, doon sa panahon ni Jose Rizal, magbibigyan ng trivia, sa panahon ni Jose Rizal, kaya hindi nahanap kagad yung mga ni Jose Rizal. In time na yun, hinahanap yan ng mga
foreigner na kailangan nila makita yung bagay ni Jose Rizal. So, ang ginawa ay binaligtad yung pangalan ni Jose Rizal. So, kung magagawa nyo po rin yun, baligtarin yung pangalan para hindi kayo matrace. Kasi since bago pa yung inyong mga ola, karanasan niyo sa ola, bago pa lang kayo, gawin nyo po yun. So, yun po yung, ano ko, palitan nyo yung password ng inyong FB, yung inyong email. So, at mag-private ka na. So, pangatlong tips ko po sa inyo ay manood kayo ng mga vlogs. So, marami mga vlogs na naririyan na talagang kapupulutan ng aral. Actually, fanatic ako ng mga vlog nila Sir Supremo Extremo, nila Tips TV. Actually, lahat yan magagaling at dyan ako nakakuha ng mga concept na ginagawa ko sa tinutulong ko sa aking mga grupo. At isang malaking karangalan nyo na napanood ko ang kanilang mga vlogs. Okay? So, panoorin nyo yung mga vlogs na yan na pagaganda at kapupulutan nyo ng aral kasi marami pa rin kulang sa atin na sila ay mas matigit na mas matagal kaysa sa akin, acknowledge that. Okay? So, yun ang gawin ninyo. Manood ng mga vlogs. May nagbablog din na babae. Hindi ko masyadong matandaan kung sino kasi medyo nasa 40 to 50 nata yung subscriber niya, 50,000. At gumagawa siya ng mga review about sa mga ola, sa Matala, sa Gcash, yun. Medyo familiar, parang familiar yan sa inyo. So, yung ilang tips na ba? Una pa, okay. Pang limang tips na natin. Okay. Ang panglimang tips natin dito, guys, huwag natin mawalain yung mga ebidensya. So, kung nanghara sila, na minura ka, screenshot mo yun. Okay? I-screenshot mo, tapos i-file mo, i-print mo na kaagad. Kasi, inahanap po din yan sa ano, yung proof of harassment. Hinahanap po yan pag pumapasok ko sa GC. So, ganun din sa, ano, pag ma-file ka ng kaso sa SEC, kung ng complain, in PC, hinahanap yung screenshot. So, ganun din kapag na-post ka. Diba? Na-post ka naman, hanapin mo yung kung sino yung nag-post. Screenshot mo yung profile picture niya. So, madali namang i-screenshot yung profile picture. So, huwag kayo mag-i-screenshot. Ano ba, nakalock yung FB niya. Hindi mo ma-screenshot yun kasi puro dark talaga lahat yun. So, doon ka mag-i-screenshot sa freefacebook.com. So, yun, mag-ano ka doon sa freefacebook ka, screenshot mo yung kanyang profile picture, sama mo na rin yung link. Yung malaga na nandoon yung link. Tapos, yung link kung saan ka na-post. At ganun din yung maghanap ka ng common friends. Pag walang common friends, pwede naman malalaman naman yan ng PNP, ECJ, at saka MPI. So, mahalaga na naiipon mo lahat ng ebidensya. Okay? Para makapag-file ka. Ganun din. Ito, pang-anim na tips. Pang-anim na tips natin, guys. Ito laging natandaan. Huwag kayong papatol doon sa mga nagpapatanggal ng mga OLA accounts. Ayun. Marami nagpapatanggal ng OLA accounts na kailangan mo pang bayad ng 250, 500, 1K kapalit lamang. Ano yun ha? Per OLAng laban. Kapalit lamang na para matanggal yung apps mo doon sa system nila at para hindi ka naharasin. Ito lang yung masasabi ko sa inyo eh. Naharas ka na. Ano pa yung silbi na para mawala sa system? Ano pang silbi noon? Naharas ka na eh. Hindi mo pwedeng bayaran yung dignidad mo. Hindi yung ganun-ganun na lang. Huwag kang mapayag sa ganun. Ipaglaban mo yung karapatan mo. Diba? Yan yung ano doon, nagpapabayad sa OLA at iba naman, nagbibigay pa ng information, binibigay pa yung number nila. Tapos, magko-confirm ito yung mga scammer na ito. Magko-confirm doon sa kanyang ano yung verification code doon sa cellphone ng bibiktimahin niya. Binigay din yun pala na magre-reload.
yung matatanungin ka kung nakapagbayad ka na. Nasabihin, hati na lang kayo. May mga ganong modus ngayon eh. Na nabiktima ka na nga ng ola, bibiktimahin ka pa nila. Okay, at marami din dyan. Marami din dyan na iba na kagaya sa akin. Nakakatulong naman tayo sa mga tao. Diba, alam niyo yung kahit magbigay sila ng para sa'yo, para na lang na panggastos dun sa mga filing. At syempre kahit pa paano, may part sila kahit pamerinda mo na lang. Diba? Siyempre mahiya ka naman, pinayuhan ka. Baka naka-move on yung buhay mo, naka-move on yung mga contact reference mo, pati ikaw, nang dahil nakasali ka sa GC. Na dahil nakasali ka sa GC ko, sa GC ni, yan, nila Sir Supremo, nila Tips, sisiraan mo, diba? So, mahalaga na nandun pa rin yung utang na loob. Diba? Kasi iba, makakapal na yung muka. Makakapal talaga yung muka na natulungan mo na, sisiraan ka pa. Diba? May mga ganyan na sisiraan ka pa. So, yun, mag-ingat tayo sa mga ganong tao at ganong mentalidad na papasok na lang sa GC para maghanap ng mali. Diba? Marami dyan magagaling. Pumapasok sa GC ko, matatalino. Magagaling pa mag-English. Diba? May mga alam-alam pa sa mga batas. Kaya lang, hindi ginagamit sa tama, diba? Walang may pakita na nag-file talaga sila ng kanilang complain. So, wag puro keyboard warriors. Wag puro keyboard warriors lang. Mag-action. Gawin ninyo kasi para naman sa lahat yan eh. Para naman sa kapakanan ng lahat. So, kung wala ka naman bad intention, na minsan baka humingi ako ng pasensya na baka natatapakan ko na yung inyo pong organisasyon, ang inyo pong samahan. Pasensya po. Diba? Pati yung mga negosyo ninyong pang-scam, natatapakan ko. Kung di dahil sa akin, eh, kumita na sana kayo. Pasensya na rin po, ha? So, talagang hindi maatim ng aking isipan na bibiktimahin nyo sila, bibiktimahin ninyo itong mga naging biktima din ng online lending apps. At sa lahat naman ng gustong sumali sa akin, so, ito, huwag na kayong magtanong kung agent ba tayo o hindi. I-check mo yung Facebook account kung agent ba talaga, kung anong taon yung kanyang FB, ba? Maghihinala ka. Bago ka maghinala, sumali ka muna sa GC ko. Bago ka manira, sumali ka muna sa GC ko para alam mo kung ano ang totoo. Ah? So, yun. Yun lang ang maipapayo ko muna as of now. At huwag yung istresen ng inyong mga sarili. Diyan sa mga biktima na nagki-keyboard warriors. So walang mapapalayan yung pa-hashtag-hashtag ganito. Hashtag-hashtag ganito. Walang mapapalayan as long na dapat nagpa-file. Ha? Dapat nagpa-file tayo. So kasi kapag hindi ka nag-file, habang buhay ka pa rin haharasin yan nila. So baka kahit tapasaranan sila, mga haras pa rin. Kasi nakalagay doon sa system yung account. So, gamitan mo lagi ng mga advice. Magbasa-basa ka doon sa mga page na nakakatulong. Huwag yun sa mga hindi naman nakakatulong at puro lamang patoxic, di ba? Mga toxic na ano. Wala yun. Huwag nyo na silang pansinin. Huwag nyo na silang ano kasi wala pa silang napapatunayan. Ba, wala pa silang napapatunayan. Yung iba diyan 2019 pa. Yung iba diyan matatagal na pero dapat mag-focus pa rin doon sa mga biktima. Hindi doon mag-focus sa mga kung ano-anong mga palusot nila. So hindi magandang ganoon. So ayun lang, ang tips ko sa inyo, manalangin lagi, magdasal dahil kasama natin yung Panginoon sa ating pong laban sa mga online lending apps na ito. Again, maraming salamat po at magandang umaga.